Kamusta po kayo? Ako si Mel Tianco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Ang kwento niya ay hindi lamang tungkol sa sakit na minsay naglagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang ikalawang buhay o sa pamilyang minsay na buwag dahil sa matinding pagsubok na dulot ng kanyang karamdaman. Higit sa lahat, ito ang kwento ng isang anghel sa lupa na ang misyon ay magdugtong ng buhay ng mga taong kinakapos sa pag-asa. Ang buong pangalan niya, Marilou Lazo-Garcia. At ito ang kanyang kwento. I'm sorry. I'm really very sorry. What are you doing here? Dad, I'm sorry. Hindi ko... Enough! You cannot deny the fact na kung hindi dahil sa pagmamagaling mo, buhay pa sana ang mami ninyo ngayon. Dad, si mami ang nagpumilit sa akin na magpunta ng Maynila para magpakonsulta, para magpagamot. It's not my fault, Dad. Kaya kahit bawal, isinama mo ang mami mo sa Maynila. Hindi mo na iniisip na baka makasama sa kanya ang papagod. Sana, bago mo ginawa yun, inisip mo muna ang kapakanan niya. Dahil kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, hindi mo gagawin yun! Dad, Dad, please, tama na po. Nakakahiya na ako sa mga tao. Anong nakakahiya? Hayaan mo malaman nila ng lahat ng mga tao na kung hindi dahil sa pagmamagaling nitong ate mo, buhay sana ang mami mo ngayon. Kaya umalis ka na bago ko makalimutan anak kita. Umalis ka na! Daddy, pabayaan mo. I do not want to hear any word from you. Now get out! Get out! Mula nang mamatay ang ina, nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Totsie sa kanyang ama. Pero hindi ito ang una't huling pagkakataon na magluluksa si Totsie. Marami pa siyang masasaksihang pamamaalam, mga taong agaw buhay ang kapalaran, kabilang na ang sarili. Hindi mo masisisi ang daddy mo dahil asawa niyang namatay eh. Oo, pero mami ko rin ang namatay, hindi ba? Hindi rin ba masakit para sa akin yon? That's not the point, Hannah. Ang ibig kong sabihin eh, kahit sino mang mamatay ng mahal sa buhay, matagal nilang kasama, siguradong iinday nila yun. Wala kang masama na intention, pero kato na ikaw ang kasama niya. Nung mamatay siya. Eh kaya nga, kaya sa akin niya binubuntun lahat ng sisi. Eh kasi naman siya, bakit wala siya doon nung kailangan siya ng mami? Parati siyang wala, may sakit yung tao, alis siya ng alis, inuuna niya pa yung mga kliyente niya. Intindihan mo na lang ang daddy mo. Abugado siya eh. Walang oras pag kailangan siya ng profesyon niya. Alam mo, he's being very unfair. Kami, lahat ng pagkakamali namin, lahat ng mga mali namin, lagi niyang nakikita, pero ang mga pagkukulang niya, hindi niya nakikita. Ouch. What's wrong? Are you okay? Okay lang ako. Siguro masyado lang akong tensyonado. Wala ito. Sigurado ka? Kukuha kita ng gabi. No. I'm okay. Siguro masyado lang ako stressed out. Alam mo naman, ilang gabi ako hindi makatulog. Wala rin ito. Siguro kailangan ko lang ipahinga. Lingid sa kaalaman ng kanyang asawa, nagpasuri sa doktor si Totsie. Wala siyang kamalay-malay
na ito ang simula ng masalimuot niyang buhay. I admire your convictions, Mrs. Garcia. Nakakapunta ka dito na mag-isa for your check-up. Considering na halos mawalan ka ng malay kanina. Actually, Doc, to be very honest with you, wala nga ako sana akong balak na magpa-check-up kanina. Kaya lang talagang sinumpong lang ako ng napakatinding sakit ng ulo. Hindi ko na ako nakayanang umuwi. Well, ano ho bang findings, Doc? Well, honestly, kahit ako ay nabigla din. Anong ibig niyo sabihin, Doc? You have a chronic renal failure. Ibig sabihin, may problema ang iyong kidney. Simply put it this way, ang kidney mo hindi na kayang linisin ang toxins ng katawan mo. Talo mo pa ang unti-unting nilalason. At kapag hindi ito naagapan, pwedeng ito pa ang kamatay mo. Dok, sigurado ba kayo? Kasi all the while, I thought, simpleng headache lang ko ito nararamdaman ko eh. Yun kadalasan ang pagkakamali natin. Until hindi na natin kayanin, sakalang tayo pumupunta sa doktor. Kagaya niyan, both of your kidneys aren't functioning anymore at kailangan palitan natin. It's either you undergo dialysis or have a kidney transplant. So ano ang gagawin natin ngayon, Doc? Pareho. You have to undergo a regular dialysis session para ma-repair ang iyong body functions. At habang naghihintay tayo ng kidney donor. Kapag nakakuha na tayo ng kidney donor, we will proceed with the kidney transplant. In the meantime, kailangan kang i-admit for several days para kahit papaano, mamonitor natin ang lahat. So, kailan to, Doc? Right now. I'm sorry. Hindi na kita pwedeng pauwiin pa. Doc, hindi nyo naiintindihan. Nagtatrabaho ako. May asawa ako, may mga anak ako. Kailangan umuwi ako ng bahay. Then call them now. Sila pwedeng maghintay. Pero itong sakit mo, hindi. Anong nangyari? Anong sabi ng doktor? Robin, natatakot ako. Mas grabe para sa sakit na cancer ang sakit na ito. Habang buhay na daw ako nakakapit sa makina. Kahit transplant, wala pa rin katiyakan. Teka. Nagkubulohan ako eh. Hindi ko maintindihan. Ano bang sakit mo? May diferensya ang dalawang kidneys ko. Kailangan daw magpa-dialysis ako habang hindi pa ako na-opera. Kaya lang, paano kung walang donor? Paano kung hindi maging successful ang operasyon? Natakot ako. Nahihiya pa ako sa inyo ng mga bata. Pati kayo naapektuhan dahil sa akin. Kabuhayan natin. Robby, huwag mo ko isusuko. Nangako ako. Gagawin ko lahat. Para huwag akong maging pabigat sa inyo. Thank you.
Basta tulungan mo rin ako, ha? Pangako ko sa akin. Hindi tayo magpapatalo. Kahit anong mangyari. Sa isang iglap ay tila nagdilim ang lahat ng pangarap ni Totsie. Hindi lamang para sa sarili, kundi higit sa lahat para sa kanyang mga anak. Sa kabila ng takot, pikit mata niyang hinarap ang karamdaman, pilit nilabanan ang panghihina ng loob hanggang pala rin siya makilala ang isang batang magbibigay lakas ng loob at inspirasyon sa kanya. Ganyan po talaga. Kahit ako rin po, nung una, akala ko di ko kakayanin. Pero kinaya ko po. Kailangan ko pong kayanin. Kahit nga po nanay ko, sabi niya, kung kaya lang daw niya kuhin yung sakit ko, gagawin niya. Pero di ako makakapayag nun. Dahil, ayoko makita nanay ko na nasasaktan. Kaya, kailangan kong tiisin. Ilang taong ka na ba, anak? Alam ko pong iniisip niyo. Kahit po babilya ko, hindi rin makapaniwala na meron akong ganitong sakit. Kahit nga po doktor ko, sabi, kung hindi daw ako makakuha ng donor sa mga susunod na buwan, kailan pwedeng hindi na ako makaabot sa birthday ko. Matagal ka na mga nagpapadialysis? Hindi, isang taon na po. Nakakatuwa nga po. Kasi, nung nakalipas kong birthday, dito na ako nag-celebrate. Sana nga po, sa darating na birthday ko, may mga regalo sa akin ng kidney para hindi na masasaktan si nanay. Bakit po kayo umiiyak? Wala. Alala ko lang, anak ko. Pareho po pala kayo ng nanay ko. Pag naaalala niya ako, umiiyak rin ho siya. Wala po to. Sanay na po ako. Konting pikit lang. Konting dasal lang. Wala na to. Hintay mo. Ayoko ng ulam. Palagi na lang gulay. Gusto ko ng fried chicken. Alam mo, Ana, ang kulit mo talaga. Sinabi nang wala tayong pambili ng fried chicken eh. Eh, gusto ko eh. Huwag matigas ang ulo. Sige, kumain ka na. Ayoko. Hayaan mo, Ana, ha? Next time, promise ni Mami, ibibili kita ng fried chicken. Eh, gusto mo ngayon eh. Eh, di huwag ka kumain. Eh, di huwag ka sa kwarto. Sa kwarto! Romy, bakit ba pinagbubunton naman ang galit mo yung bata? Eh, saan ko nagbubunton? Teka, ikaw ba, Romy, nagagalit ka sa akin dahil ako may sakit? Hindi sa sakit mo. Sa pride mo. Ano ibig mo sabihin? Yung daddy mo. Ilang beses kong sinadjes, lumapit ka sa kanya, humingi tayo ng tulong. Pero ayaw mo.
Totsie, hindi ko kaya pasanin lahat ito mag-isa. Romy, kilala ko ang daddy ko. Kahit manikluhod tayo doon, hindi niya tayo papansinin. Hindi yun tutulong sa atin. Hihiyain lang natin ang mga sarili natin. Ay, di sige. Isipin na lang natin, wala akong sinabi. Mamatay na lang tayo lahat sa hiya. Dahil sa sakit, ay napilitang huminto sa pagtatrabaho si Totsie. Naubos na ang lahat ng ipon nilang mag-asawa. Wala pa rin malinaw na donor si Totsie. Halos mawalan siya ng pag-asa. Han? Han, pasensya ka na. Siguro kung hindi ako nagkasakit, hindi siguro tayo aabuti ng ganito. Medyo gripo ito. Kinalawang na yate. Han? Kunin mo nga toolbox ko. Ricardo, may mag-iikip tayo maming gabi. Ngunit ang buwan mo. Oh, Romeo. Inunawa ni Totsie ang asawa. Pero sa kabila nito, dumalas pa rin ang hindi nila pagkakaunawaan ang mga pagtatalo. Bukod pa dito, ang lumalaking pangangailangan nila sa pera. Hindi nagtagal at napilitan siyang lapitan ang kaisa-isang taong minsan nang nagtakwil sa kanya. Kung ayaw niya tumulong, hindi wag! Hindi ko ibibigay ang anak ko! Romy, hindi ganun ang ibig sabihin ng daddy. Anong hindi ganun? Hindi ako tanga, Totsie. Malinaw na malinaw sinabi niya eh. Hindi na nga niya tayo tutulungan. Kukunin pa yung anak natin. Romy, bakit ba napaka-negative ng iniisip mo? Kaya na kukunin si Frankie dahil yun ang paraan niya para tulungan tayo. Tsaka teka nga muna. Bakit ba puro daddy ko na lang iniisip mo? Eh yung daddy mo nasaan? Ba't hindi ka humingi ng tulong sa kanya? Ayoko mapawalay sa mga anak natin. Kaya lang nagsisiksikan na tayo. Masyado na tayo nagsisiksikan sa napakaliit na bahay na ito. Romy, nagiging praktikal lang ako. Besides, I hope pwede naman nating dalawin si Frankie anytime. Frankie, anak. May gustong sabihin sa'yo si Mami. Doon ka muna kay Lolo titira. Bakit po? Kasi nakikiusap si Lolo na kung pwede, doon ka muna sa kanya tumira. Hindi dahil sa hindi ka mahal ng mami, daddy. Anak, alam mo naman, di ba? Alam mo, mahal na mahal ka ng mami, daddy. Kaya lang, walang kasama si Lolo sa bahay. Nakikiusap siya kung pwede samahan mo daw siya doon. Paano po si Kuya at si Ana May? Dito muna sila sa amin ni Daddy titira. Pero pangako ko sa'yo, pag nakahanap tayo ng malaki-laking bahay, kukunin ka na namin ni Daddy. Matapos ang 7 buwang dialysis sessions,
may nakuha ring donor si Totsie sa katauhan ng kanyang kapatid na si Maribel. Matagumpay na naisagawa ang operasyon, ngunit malaking sakripisyo ang naging kapalit nito. Maribel ba? Maribel, hindi mo pwede itago sa akin yan. Baka ang busy nagmanaman niya kasi. Sino? Si Paul. Yung boyfriend mo? Bakit? Ano ba nangyari? At iniwanan na niya ako. Umpisa pa lang kasi pinagtatalunan na namin ito pagiging donor ko sa iyo eh. Sayangin ko lang daw ang buhay ko. Mamamatay ka rin naman daw. Tapos ako naman daw magkakasakit. Hindi nga magtatagal. Kaya ayaw niya mag-invest ng emosyon niya. Tsaka panahon niya. Kasi hindi naman din daw tatagal iwan ako na rin siya. Maribel, hindi totoo yan. Ate, I'm sorry. Ayoko mag-guilty ka. Eh, hindi mo naman kasalanan ito eh. Ate, magkapatid tayo. Iisa lang ang dugo at puso natin. Kaya pinakamahalaga sa akin ay madutong ako ang buhay mo. Ay, napagmamahal sa akin ni Paul. Ate, ang sakit namin. Maribel, I'm sorry. Maribel, maraming salamat din. Kaya mo, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinigay mo sa akin para makapagsimulang muli. Alam mo, ikaw ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Kaya mo, Bel. I promise. I'll make you proud of me. Maraming salamat sa'yo. Naalala mo ba ako? Tama po dating yung birthday ko po. Night.
bigyan niya ng cake si Ma'am Tutsi. Sige, sige. No. Okay lang. Mabayad na anak ka. Marco, anong gusto mong birthday present? Isa lang naman po, hiling ko. Yung may magbigay sa akin ng donor. Nahihirapan na po ako. Para hindi na rin umiiyak ang nanay ko. Marco, ayoko nagsasalita ka ng ganyan. Alam mo ba, Marco, na ikaw ang nagturo sa akin na maging matapang. Kaya dapat ikaw maging ganun ka. Parate. Tuwing naririnig ko itong tunog na ito, nawawala lahat ng sakit ko. Gusto ko sumakay sa tunog na yan. Lipad ako palayo. Pero hindi pwede. Ayoko yung pananay ko. Naniniwala ako na magbibigay pa sa akin ng donor. Maghihintay ako. Maghihintay ako. Panaw ng batang minsay nagbigay lakas loob sa kanya. Isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Totsie. Nandiyan na. Hindi ba masama sa'yo mapabiyat ka? Baka mabinat ka niyan eh. Wala na tayong pera, Totsie. Romy, may sasabihin sana ako sa iyong importante. Bukas na lang eh. Masakit na ulo ko. Romy, importante talaga ito. Gusto ko sana kasi mag-volunteer work dun sa grupong Kitap. Isa itong support group para sa mga katulad kong may problema sa kidney. Yaman din lamang na nabigyan ako ng second chance. Parang gusto ko naman na ako naman ang tumulong kahit paano. Papaalam ka mo, pinaalam mo sa akin mga plano mo. Mahalaga bang desisyon ko dyan? Romy, asawa kita. E di siyempre, dapat magkakasama tayo sa pagdidesisyon tungkol sa buhay nating mag-asama. Ah, ganun? Eh bakit nung nagdesisyon ka na patirayan yung anak natin dun sa daddy mo eh? Nakinig ka ba sa opinion ko? Romy, si daddy hindi inaangkin si Frankie. Isa pa, wala talagang pera ang daddy ko. Alam mo, dapat magpasalamat pa nga tayo sa kanya eh, dahil kinupkup niya si Frankie, malaking tulong yun para sa atin. Wala na tayong problema. O tapos, ngayon uubusin mong oras mo dyan sa grupong sasalihan mo. Nawalan nga ako ng isang anak, pati asawa ko wala ng oras para sa akin eh. At ikaw, saan ba nauubos ang oras mo? Ha? Hindi ba sa paglalasing mo? Magaling lang ni Mami sa ospital, eh. Yes, Mrs. Garcia. We have done the preliminary examination of the patient. Yes. Yes, as of this moment, the patient is in brain death. Yes. Yes, he is a possible donor. Yes, we will be expecting you in 10 minutes, okay? Thank you. Mawalang galang mo, ano, Mrs. Ako si Totsie.
Volunteer worker po ako para sa Kidney Transplant Association of the Philippines. Pero nagtatrabaho rin po ako para sa National Kidney Institute. Narinig niyo na ho ba yung tungkol dun sa organ donation? Ma'am, huwag niyo naman ho sanang mamasamain, ano ho. Pero ito ho kasing grupo namin. Nakikipag-usap po kami sa mga taong baka interesadong tumulong, magbigay o mag-donate po ng kanilang mga vital organs para po sa mga nangangailangan. Huwag niyo sanang mamasamain ng misis. Just in case. Huwag naman po sana, no, misis, pero just in case ho na may mangyari ho sa asawa ninyo, okay lang ho ba sa inyo na maging donor po sa organization namin ng asawa ninyo? Donor? Anong donor? Donor kasi po, ito nga po yung mga taong nagbibigay ng kanila mga vital organs sa mga taong talagang nangangailangan. Sa ganun po kasi, mas nadudugtungan natin ang mga buhay nila. Anong ibig niyong sabihin? Kakarnihin niyo yung asawa ko, tapos kukunin niyo yung mga langong loob niya? Mrs., hindi ko ganun ang ibig ko sabihin. Umalis ka rito. Buitre. Ahente ng mga patay. Buhay pa yung asawa ko. Gusto niyo yung pagparte-partehen? Hindi! Hindi ako papayag! Mabubuhay ang asawa ko! Mabubuhay ang asawa ko! Sa kabila ng mga balakid ni Minsan, ay hindi nagdalawang isip si Totsie sa kanyang misyon na imulat ang mga tao sa konsepto ng organ donation. At hindi nagtagal, kinilala ng kanyang mga kasamahan ang kanyang mga pagpupunyagi. Hinirang siyang presidente ng Kidney Transplant Association of the Philippines. Pero sabay sa tagumpay na ito, patuloy na ginupo ng mga problema ang pagsasama ni Totsie at ng kanyang mister. Yang magaling mong anak, sinundo ko pa sa presinto. Ano? Ano ba nangyari? Sabihin niyo sa akin. Bakit kasi sinundo ng daddy mo sa presinto? Ilang beses ko kasi sasabihin sa'yo. Huwag kang makipagbarkado kung kani-kanino lang. Ayun, hindi ka nakinig. Diyos ko, buti na lang hindi ka nakulong. Mabuti na lang may kakilala ako dun sa presinto kung saan siya pinagdalhan. Or else baka dun mo siya dinadalaw ngayon araw-araw. Yun ay kung may oras ka bang dumalaw sa kanya. Ito naman, oh. May problema na nga itong anak natin. May gana ka pang... Ilang beses ko kasi sinasabi sa'yo, eh. Asikasuhin mo itong mga anak natin. Pero ang ginagawa mo, puro volunteer work. Pagkatapos ng trabaho, volunteer ng volunteer. Wala ka ng oras para gabayan itong mga anak natin, eh. Ano walang oras? Romy, ang mundo ko umiikot sa ospital at saka dito sa bahay natin. Ang mahirap kasi sa'yo, lahat na lang ng tao, pinipintasan mo, lahat ng tao sinisisi mo, maliban sa sarili mo. Hindi abang nito magsalita, eh. Ginawa ka ng presidente ng grupo niyo, eh. Nagmamalaki ka na. Magkano bang kinikita mo dyan? Inisihin ko, wala kang may pakain dito sa mga anak mo, eh. Oo nga, Romy. Wala. Pero marami akong taong natutulungan. Marami akong pamilyang nabubuo dahil dinuduktungan ko ang buhay ng mga pinakamamahal nila. Ang galing mo magsalita! Pamilya na may pamilya na asikaso mo! Eh yung sa atin! Alam mo, Romy, ang alam ko kasi sa pamilya, nagdadama yan. Ako okay lang ako, eh. Nandito lang ako. Ginagawa ko ang lahat. Pero hindi ko kayang mag-isa, Romy. Umuwi ka pa. Makikiusap ako sa'yo, Romy. Kung magdidiskusyon na naman tayo, pagod ako. Buong maghapon, inuubos mo ang sarili mo sa trabaho at dun sa kitap na yan. Pagdating mo dito sa bahay, pagod ka na. Wala ka ng panahon.
Bukas na tayo mag-usap, ha? Pagka hindi ka nalasing. Eh, sandali, kinakausap pa kita. Masyado kang matigas, ha? Hindi ka nung tumatanggap ng katuwiran. Talagang hindi ako tumatanggap ng katuwiran dahil ang mga katuwiran mo, baluktot! Pwede ba bitiwan mo ako, nasasaktan ako? Ah, ganun, ha? Bitiwan mo ako! Walang siya lang! Bakas ka na ngayon! Bitiwan mo ako! Ayop! Ayaw mo ako, ha? Wala nang dahilan para magsama pa tayo. Nagbago ka na, Romy. Nagbago na rin ako. Buti pa maghiwalay na tayo. Te, sigurado ka na ba sa decision mo? Alam mo, matagal-tagal ko na rin pinag-isipan ito eh. Minsan nga naiisip ko siguro na sa akin ang problema kaya nagkakagano ng asawa ko. Simula nung transplant ko, nag-iba-iba ba ang sistema ng katawan ko? Nung pagsasama namin mag-asawa, siguro nga kung hindi ako nagkasakit, hindi siguro mangyayari ang lahat. Ate, nangyari din naman ang lahat ng yan. Dahil din, hindi ka din namaya ng asawa mo eh. Paano nga pala ang mga bata? Malalaki na sila. Maintindihan nila yon. Tsaka alam mo, kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin ko pa na sumama sila sa kanilang daddy sa Amerika. Mas marami kasing opportunities para sa kanila doon. Nalulungkot ako para sa'yo. Tuloy, parang hindi yata tamang sabihin ko ngayon to eh. I mean, parang wrong timing yata. Bakit? Anong wrong timing? Kasi, eto ka. Makikipaghiwalay ka sa asawa mo. Ako naman, magsisimula na akong bumuo ng sarili kong pamilya. Ate, kakasal na ako! Did I hear you right? Ay, kakasal na ako! Just finally! Kakasal na itong baby ko! Ate, oh my God, I'm so happy for you! Mommy, ayoko umalis. Di ba, anak, na pag-usapan na natin ito? Ana, kailangan sumama ka sa daddy mo. Tsaka sa lahat ng mga pinaghirapan ng tito-lito mo. Pagkatapos na ginawa niya yung mga papeles. Mami, diba sabi mo sa akin noon, kahit natira kila lolo, buwang pamilya natin, ano nangyari? Ba't tayo maghihiwa-hiwalay? Alam niyo, ginawa naman namin lahat ni Daddy ang magagawa namin. Hindi naman lihim sa inyo ang lahat, diba? Kaya lang, parati na kami nag-aaway ng daddy ninyo. Nawawala na kami mag-respeto sa isa't isa. Hindi maganda yan para sa inyo. Ito mas maganda. Magkaibigan pa rin kami ng daddy. Ito ang tatandaan ninyo. Kahit na anong mangyari, ako pa rin ang mami ninyo.
na mahal ko kayong dalawa. Baka malate tayo sa flight. Yan na. Umabot sa ganito, Totsie. Wala namang may kasalanan. Yeah. Meron. Ako. Hindi kita naalala yan. Nawalan ako ng tiyaga. Anong nang gana? Ngayon, sisingsisi ako kung bakit hindi ko pinilit ang sarili ko na magtiis pa. Kahit konti. Konti pa. Sorry, Totsie. So sorry. Alam mo, Romy. Alam ko naman na ginawa mo rin ang lahat na makakaya mo. Kaya lang, ano magagawa natin kung talagang hanggang doon lang tayo, di ba? Tao nga lang tayo. May hangganan din ako. Sa dulo ng mundo, ang kalinga ko'y asahan mo. Kahit pa anong landas ay tatahakin ko upang tayo'y di magkalayo. Sana'y lagi pili, yan ang aking dalangin. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman kailangan mo, narito ako, handang lumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay hinding-hindi maglalaho, ang ibig namin ay awitin ko. Magbabago ang sinisigaw itong aking puso.
sorpresa ako sa'yo. Congratulations! It's been a long time, Totsie. Daddy mo kasi kung kailan pa tumanda. Saka pa naging ma-pride. I'm so sorry. Don't you want to embrace me, anak? Hello? Fraki? Kamusta kayo dyan? Ha? Teka lang, sandali. Mami, excuse me. Ma? Ah? Si Frankie. Yeah, Frankie. Hello, kamusta na kayo? Dahil sa masamang balitang hatid ng anak, dali-daling lumipad papuntang Amerika si Totsie. Okay, just rest now, Mr. Garcia. Tinawagan ako ng mga bata. Kung isang pa. Hindi ako makapaniwala. Pumunta-punta kami dito sa Amerika para magbagong buhay. Pala, dito lang ako makakabulin ng pag-aabuso ko ng katawan ko. Chronic pancreatitis ang sabi ng doktor. Dala daw ng sobrang arak sa katawan. Karma ko siguro to. At sa maginawa ko sa'yo noon. Ang mga bata pag nakakita ka nila hanggang kailan ka dito? Hanggang kailangan? Hanggang sa bumuti na ang pakiramdam mo. Ano ibig sabihin? Pala akong papakita sa'yo galing sa Pilipinas. Ang ibig mong sabihin? Isang pamilya na tayo. Alam mo, Ron,
Mahal na mahal kita. At yung pagmamahal na yun, yun ang tumabon sa lahat ng mga pagpapakasakit. Sa lahat ng mga pagpapakahirap na ginawa ko. Di ba wala yung pagmamahal na yun? Noon, ngayon, magpakailanman. Apat na buwan na lumiban sa trabaho si Totsie para alagaan ang kanyang asawa at para muling buuin ang kanilang pamilya. Magpakailanman, hindi magbabago. Totsie, doon sa mga pinagdaanan mong hirap sa buhay mo, na ngayon ay nilampasan mo na, di mauna muna yung pagkakaroon ng mister na alcoholic at saka yung malubhang karamdaman mo, ano yung mga positibo naman ano, ha, na madudrom mo dyan sa mga karanasan mo? Meron ba? Ako, Mel, napakarami. Uh-huh. Unang-una, na lumakas yung paniniwala ko sa Diyos. Ano? Mm-hmm. Parang mas lumapit pa ako sa Kanya kasi doon ako nag-draw ng lakas. Mm-hmm. At saka, lalong naging malapit ako sa mga anak ko, sa aking mga relatives, uh-huh, at sa mga friends ko. Talaga? Na sumuporta sa akin. Bakit pagka wala kang problema, parang hindi mo siya napapansin. But all of a sudden, pag may problema ka, nandyan siya. Well, lagi siyang nandyan, no? Pero normal na yata sa tao na parang iniisip natin na nandyan lang siya. So, lahat tayo, kung kailan tayo may problema o may sakit, ganun, o napakabigat na karamdaman. Ano naman ang inspirasyon mo para itatag yung isang grupo ng mga ano kidney transplant patients? Dahil sa naranasan ko kasi lahat itong hirap, no? Mula sa pagkakasakit, pagdadialysis, sa operasyon, at saka sa mahal na gamot pagkatapos ng transplant. So, hindi naman ako ang nagtatag nito, pero isa ako sa mga naunang mga leaders naging then. Leaders oh. Nito. So, itinatag namin ito para matulungan yung mga kapwa naming pasyente, para matulungan sila sa pangangailangang spiritual, pangangailangang moral, at saka syempre, sometimes, financial din. Bakit? Ano pang nangyayari sa kaisipan ng tao, no? Pag dumadaan siya sa isang transplant na katulad na dinaanan mo? Syempre, alam mo, pag may sakit ka, maraming nababago sa buhay mo. Unang-una sa physical appearance na lang, nagbabago, Ate Mel. Oo nga, ano, pag nagda-dialysis, di ba, nagiging nangingitim. Ibang kulay talong, parang ganyan, ano? Nangangayayat ka. Oo. Tapos, syempre, you have this peculiar smell na parang mapanghi. So, nahiya ka lumapit sa ibang tao. Ganoon. Alright. So, nagkakaroon ka ng napakalakas na inferiority complex. Oo. No? Ngayon, kung may sakit ka nga, parang mawawalan ka na ng pag-asa. Mm-hmm. To the extent na parang gusto mo nang sisihin ang Diyos. Oo. Maabot sa ganitong punto. Oo. Gusto mo pang magpakamatay, halos si iba ganoon sa hirap na tinadanas. Oo, ngayon, kamusta naman ang mister mo? Problema niya ngayon dahil meron siyang chronic pancreatitis. Ano yun? Yun yung sabi ng doktor, nakuha niya sa labis na pag-inom ng alcohol, ng alak. Oh. Nung malaman ko na may karamdaman siya ng ganito, kahit na doon siya nakatira sa Amerika, dito naman ako sa Pilipinas, napagbag naman ang kalooban ko, Mel. Sabi ko, kung yun nga na nakakapag... alaga ako, nakakatulong na ako sa ibang tao. Bakit naman itong ama ng mga anak ko, bakit hindi ko tulungan? Eh kung merong mga nanonood sa atin ngayon, Totsie, na nais na makiisa sa inyo o sumuporta sa association,
Yan sa inyong kitap o anong dapat gawin? Kasi itong aming asosasyon ay hindi lang para sa mga transplant patients, no? Pwede naman ito sa mga nurses, doctors, o yung mga gustong i-share ng konti ang buhay nila sa amin, mm-hmm, para sa mga pasyente. At syempre, kasi ang aming organisasyon ay non-stock, non-profit ito. Mm-hmm. So, syempre, paminsan-minsan kailangan natin ng konting funding sa mga activities natin. Mm-hmm. Pero kung gusto nila talagang maging miyembro, all they have to do, pumasyal sa aming opisina. Meron naman mo kaming opisina. Tutsi, maraming salamat, ha? At kami pinahintulutan mong gamitin ang iyong storya para kapulutan ng aral at inspirasyon, ha, ng ating mga televiewers. Maraming salamat. Ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo, Tita Mel. Mm-hmm. At saka GMA, lalong-lalo na sa itong programang itong magpakailanman. Sa ngayon ay aktibo muli si Tutsi para himukin ang publiko na makilahok sa mga programa ng Kidney Transplant Association of the Philippines. Una rito ang kanilang organ donation campaign. Malayo man o malapit, bilang kaibigan o kamag-anak, tayong lahat ay may kaugnayan sa isa't isa. Kung kaya't ang misyon ni Tutsi na dugtungan ang buhay ng sinumang nalalagay sa bingit ng kamatayan ay biyaya rin sa napakaraming taong nagmamahal sa kanya. Tunay na kahanga-hanga ang mga tulad ni Tutsi. Sana'y magsilbi siyang inspirasyon sa ating lahat. Ito po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman.